itong channel na to kaya to nabuo dahil sa mga nangangarap din, kagaya ko. So, alam ko marami rin kagaya ko. Kaya sinishare ko sa inyo yung experiences ko para matupad nyo rin yung sa inyo. What's up, guys? Ayan, so today, bibigyan ko kayo ng update dun sa mga tinanim nating grass. So, nagsitubo naman. Pero, kasi, well, okay na rin. Kasi, di ba, nakita nyo naman, last time talaga. As in, patay talaga tong mga to. Pero, ang hindi ko talaga maintindihan, bakit merong mga spots na hindi tinuboan. Nakakabuisit. Pero anyway, pasalamat natin. Pero ayan, no, tingnan nyo, para tuloy kalbo na hindi maintindihan. Samantalang dun sa kapitbahay kong ganda-ganda ng grass. Gitero yun. Ayan. Bakit? Tas ang daming weed. Ano ba yan? So sabi nung kakilala ko dito, huwag ko na daw stressin yung sarili ko kasi ano na, yun nga, fall na. Wala na masyadong araw. So sa spring na ulit, which is next year, around April. Kasi hanggang March yung winter eh. So syempre pag spring na, doon na mag-start ulit tumubo yung mga halaman. Bay, nakakatakot naman to, na-distract ako dito. Pero ako rin yung maggumawa niyan. Pero grabe, as ineffective yung ano, yung ginawa ko. Itong mga to, patay talaga lahat yan ngayon. OMG! Pero bakit ganun? Para alam mo yung sa buhok, yung baby hair. Ayan. Pero at least nagsitubo. Ito naman, ba't pinili lang yung lugar? Ganyan. Hindi ko tuloy alam kung i-mow ko lahat. I-mow lang natin yung ibang part kasi masyado nang ang haba. Oh. Ano ba yun? Ganyan. Mag-mow tayo. Grabe naman. Ang hirap naman. Alagaan eh ito. Shoutout sa'yo dyan. Kamusta ka naman dyan? Diba? So mag-mow tayo ng mabilisan lamang. Para naman. Kung bago ka sa channel na to, welcome to my channel. Ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So gumagawa ako ng iba't ibang mga vlogs about my journey here. Yun nga yung mga buhay Amerika at yung mga Filipino living the American dream vlogs. So kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time meron tayong bagong upload. Daming sinasabi. So sagutin na natin yung mga comments doon sa last video. Kasi yung last video, kita nyo naman, yun yung Wisconsin tour namin. Kaya hindi ko nakapagsagot ng mga katanong doon. So today, sasagutin natin yung mga comments na nandun sa video na may pinamagatang tips sa paghahanap ng bahay, buhay Amerika, Vince Leonardo. Naks! Hi, it's me. Thank you so much, sir. Super dami na, appreciate ko. Busy-busyhan mode po muna ako this coming weeks para makapag-pack ng magat. Anong magat? At mag-ayos muna ng may iwan dito sa Pilipinas. Again, thank you. You're welcome. Grabe naman. Hi, it's me. Ayun, si Hi, it's me. Diba dati nanonood lang din siya dito. Tapos nagtatanong-tanong lang din siya paano siya makapunta sa US. Ngayon, magpapak na siya ng kanyang mga gamit kasi lilipad na siya. Ano ba yun? May lamok. So, ayun. So, ang gusto ko lang iparating sa inyo is, guys, huwag kayong susuko kung meron kayong mga pangarap, ganyan. Kasi gaya nito si Hi, it's me dati, diba? Yun nga, comment lang sa dito. Ngayon, lilipad na siya. So, Hi, it's me, congrats, and have a safe flight. The nurse photographer, ha ha ha, nakakatuwa. Decorations nyo, bro, if you don't mind, pare, how much does Halloween decorations cost? I hope you can also vlog when you do a trick or treat there. Looking forward, bro. Hindi ako mag-trick or treat, bro. Yung mga bata yun. Parang weird naman, makikitrick or treat ako dun sa mga kapitbahay. Tapos kuha ko ng mga chocolate. Share ko, magkano ba yung Halloween decor? Ito, kung hindi ako nagkakamali, tinaypan ko lang kasi grabe yung hangin. Tingnan mga patumban na. So ito, styrosa na may mga pa-anik-anik. Magkano mabili namin dito? $199 sa Party City or sa Home Depot yata galing to. So $199 siguro, isipin nyo, ay $200. Pero syempre huwag nyo i-convert. Kasi ganun talaga ang presyoan dito. Parang 1 is to 1, guys. So parang dos lang siya. Ganyan. And then this one naman, yung mga pumpkins. Ito, tanda ko to kasi syempre ako naman bumili lahat. This one is $6.99 and these two, paresa, $3.99. Sa Home Depot ko rin nakuha. So, meron tayong another
set dito. Tapos ito namang mga pathway lights. Ano yan? Yung pa rin yung pathway lights namin. Bumili na kami ng acetate, yung red. Ito yung mga ginagamit ng mga photographer or mga vloggers din. Para yung sa lighting. So ito yun, ginupit lang namin, tapos tinape lang namin. O diba? Tapos yun din, same purple. Ayan o, kita nyo yung tape, diba? Para mailawan to siya sa gabi. Tapos ito naman, puro ganun lang din eh. Tapos ito, bumili ako sa Home Depot ng mga sticks. Or, ano ba yan? Plywood. Ano ba tawag dyan? Stake yung tawag dyan dito eh. So ito, ganun din. And then ito, parang sa Home Depot, hindi ko nagkakamali, parang $4 tong mga buto-buto dyan. Buto-buto. And then, ito, magkano ba to? Ganun din yata, parang $4 tong gagamba na to. Tapos, itong CS, nalaglag na siya. Ayusin ko na lang mamaya kasi ang lakas ng hangin as in. And then ito. Ito, DIY ko yan. Ito, gaya nga nito. Magkano ba to? Siguro $1 lang yata or 2. Itong gauze fabric. Tapos itong wig na to, $9 sa Party City. And then ito, $9 din tong mask na to. Ayan, tapos ito, sa amin naman na to. Ay, itong styro na, ano ba tawag dito? Kalimutan ko yung tawag dito, pero styro siya. Hindi pala siya styro, itong parang sponge na hindi ko alam. Ano ba tawag dito sa ganito? Yung parang floater, mura lang yan. Sa Walmart ko nabili, siguro mga $2. Yata. Tapos itong garbage bag, which is hindi ko na binili kasi meron naman kami yan. So, yun. And then itong ano, nasa pinto, sa Home Goods namin nabili. Siguro mga $15 to. Tapos ito, may presyo pa siguro to. Ito may LED lights yan, by the way. Kano to? Mahal din. $25. Ayan, may presyo pa, diba? So, ayan. Mamaya nyo na yan makikita. Pasok tayo sa loob. Tapos itong lalagyan ng mga trick or treat candies. Magkano ba to? Baka may presyo din to. Wait lang. Ayun, nasa ilalim. Tingnan natin. Kaya na lang mag-total, guys. Ha? Ang makapag-total, magaling. Ayan, 25 din siya. $24.99. Tapos, ito. So, ito pala yun, by the way. Yung acetate or film, whatever. Bumili kami purple and red. Tapos ito, sa Home Goods to galing. Itong dalawang to. Oh, well, itong tatlo pala. Home Goods, Home Goods, Home Goods. Magkano to? $16.99. This one is, siguro, I guess, the same. Ah, hindi, mas mura siya, $12.99. And this one is $14.99. Guys, pakikalkyo nga. Tapos pakisabi sa akin sa next vlog, pag in-upload ko pala to. Tapos ito, kaya na to, tingnan natin. Hindi talaga tinatanggal yung price tag, di ba? $12.99. Ito ay $14.99. Ay, mag-focus. Ayan. So, separate siya binibili, guys. Ito, $9.99. Yari ko kay Commander siya gumawa. Na siya nag-setup nito eh. $14.99 to. And then, ito ay, mas mahal pala to. $19.99. Because mas malaki siya. Parang pares lang naman. Halo ka, baka malaglag. Wait lang. Yari tayo pag malaglag. Ayan, ano pa ba? Itong, and then ito ay $7.99 siya. So, yun lang naman. Tapos dun tayo sa Jester, yung parang clown nga sa labas. And then, ito. Yan. Ito yung pinaka-pricey sa lahat, guys. Kita nyo naman. Diba? Kita nyo naman, gumagalaw-galaw talaga yan siya. Pinatay ko muna today. So, ito ay $200 siya. Ito yung pinakamahal. So, the nurse photographer, ayun. Siscar Daniela, Kuya Vince, reconciliation po ba? Work mo dyan sa US, ano po yung mga basic skills na kailangan para sa ganyang work po? So, yes, currently nasa reconciliations team ako. Tapos, ano ba yung basic skills na kailangan para sa ganitong work? Of course, dapat meron ka at least yung mga basic accounting experience or skills, knowledge. Tapos, mas okay, syempre, kapag galing ka sa finance industry.
Wait lang, ang hangin. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako, sorry. Grabe, sobrang hangin. Feeling ko ulitin ko tong video na to. Kung hindi ganun kahangin, eto na yon, guys. So, ayun, si Scar Daniela, yun yung mga kailangan. At least meron ka sigurong basic accounting knowledge. Tapos mas okay kung meron kang experience or yun nga, knowledge in terms of yung mga financial instruments and mga financial market products like mga stocks, bonds, derivatives, FX, corporate action, mga ganun. Alam mo na yun. Gerald Peralta. Hello, Sir Vince. Pa-shoutout. Shoutout to Gerald Peralta. Uy, paki-shoutout nga to siya. Salamat sa kwela at informative na vlogs. Vlogs. Kwela pala ako. Naks. Ask ko lang if mag-a-apply ako ng student visa, may possibility po ba na mag-change ng status like ng working visa pag nasa US na? Or need na talaga bumalik after the exchange program? More power at continue making us motivated, lalo na sa mga nagnanais na makamit ang US dream. So thanks for the comment, Gerald Peralta. Again, itong channel na to kaya to nabuo dahil sa mga nangangarap din, kagaya ko. So alam ko marami rin kagaya ko. Kaya sinishare ko sa inyo yung experiences ko para matupad nyo rin yung sa inyo. So your question is kung may possibility ba na mag-change yung status from student to working? Siguro possible, pero hindi siya ganun ka-sure, di ba? Lahat naman hindi sure eh. Parang kahit mag-a-apply ka ng kahit nga tourist visa, hindi naman sure. Kahit gaano ka karami pera mo, kung ide-deny ka, ide-deny ka talaga. So swertihan din paminsan. Pero I guess the safest is yun nga, after ng exchange program, babalik ka, and then kung meron ka naman talagang offer, babalik ka naman dito eh, di ba? So, I mean, siguro yung ibig sabihin mo is, babalik mo na ng Pinas kasi nga yung visa mo is, di ba, student lang. So, pag na-expire naman yung student mo, di ba, kailangan mo bumalik ng Pilipinas. So, I think yun yung safest. Pero if you have a viewer na ganun yung status, then let me know. Comment down below. Pau Andrada, Sir Vince, ayaw mo lagyan ng mga halimaw sa banga, tiyanak, or manananggal? Proud Pinoy, haha. Actually, yun yung naisip ko. Kaso, feeling ko ako yung unang matatakot. Kaya, huwag na lang. Siguro next year. Sige, tingnan natin. Tsaka wala kasi ako masyadong time mag-DIY. Tingnan nyo nga yung mga pinagagawa ko. Medyo sablay pa. Pero yung mga kapitbahay na dumadaan, gandang-ganda. Nakakatakot daw talaga, guys. Ewan kung totoo. Antonio Havaluyas. Bro, kamusta? May content na ba gaming channel mo? Mukhang meron na PS5 ba? Pa-add sa friends list. Oo, meron na ako in-upload. Pero ang gulo-gulo talaga nun kasi hindi ako marunong mag-stream. Nandun lang ako to have fun, you know? So, kung i-add nyo ako, add nyo ako Asian Beans. So, magkita-kita tayo dun kung anumang laro. So, currently, meron akong Call of Duty tsaka Fortnite. Ewan ko, ano pa ba yung mga ibang pwede. Chill lang tayo dun, chill. Dito rin naman, chill lang naman din tayo, di ba? Ako'y magmomow. Papakita ko pa ba? Sige, papakita ko sa inyo. Mabilisan lang. Nauna yung question and answer bago ang content. Ha 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 ha.
Ayan, tapos na tayo sa harap. Pasensya sa mga bare spots. Sa likod naman tayo, tara, punta tayo. Pakita ko sa inyo. Rawr, pangit. Tara. Gutom na ako ah. Tingnan mo yung lamok, ang laki as in. So ganyan yung lamok dito guys, promise. Grabe mga agad yung mga lamok na yun guys. Pero wala namang dengue dito. Pero grabe, as in yung pantal. Kainis oh, pangit. So gawin na natin tong likod ng mabilis.